Maraming tinututulan ng mga magsasaka ang pagtanggal ng taripa sa imported na bigas. Sumugod pa nga sila sa opisina ng Finance Department kasama si Senadora Amy Marcos. Nasa frontline na balitang yan, si Shaila Francisco. Isipin niyo naman ang kalagayan ng ating local producers. Muling nag-rally ang grupo ng mga magsasaka sa tanggapan ng Department of Finance sa Maynila kanina. Kasama nilang ilang mambabatas, kabilang si Presidential Sister Senator Amy Marcos. Ang protesta ay bilang pagkontra sa mungkahin ng DOF na babaan o alisin ang taripa sa imported rice. Hindi papayag si Bongbong dito. Sigurado ako dyan. Dahil lagot tayo sa tatay ko. Sa aking ama, halos sinasabi niya na wag na daw makinig sa mambo-jambo ng mga ekonomista pagkat ang totoo, iba ang bigas. May kapangyarihang wagas. Tiyempo ang ideya sa nalalapit na recess ng Kongreso. Base sa Rice Liberalization Law, may kapangyarihan ng Presidente na i-adjust o baguhin ang taripa kapag naka-recess ang Senado at Kamara. Bago mag-recess ang Kongreso, ay alerted na po ang mga mambabatas natin at siyempre pati po si Pangulong Bongbong na maging alisto po sila dito po sa pakana. Itong palusot na ginagawa po ng ating economic managers. Kung sa nasa recess pong Kongreso, susubukan po ng ating mga economic managers, paiikutan po ang ating Pangulo. Idadamay po ang ating Pangulo, idadamay po ang ating magsasaka. Oras na alisin o babaan ang taripa, mas makakamura ang importers. Kaya baka mas marami silang ipasok na imported na bigas. Yan ang takot ng mga magsasaka dahil kakalabanin nito ang kanilang mga ani. Ang masama pa, bahagi lang nakokolekta ng taripa ay napupunta bilang cash aid sa mga magsasaka. Kaya baka pati yun mawala rin. Sa huli, itong mga magsasakang ito ang magdadehado. 5,000 pisong ibinibigay sa bawat magsasaka kapag sobra sa 10 bilyong pisong nakokolektang taripa. Noong nakaraang taon, 12.8 bilyon pesos ang sobrang nakolekta. Paghahatian dapat yan ng mga magsasaka. Ang kaso, hindi pa rin ito na ibibigay hanggang ngayon. Kaya doble inis ang mga magsasaka na wala pang ayuda. Plano pang tanggalin ang pagkukunan ng susunod na pondo nito. Napakabagal din daw ng dating ng tulong sa kanila. Bakit yung mga rice retailers, ngayon lang sila naapektuhan ng problema sa bigas. Binibigyan nila kaagad na 15,000 nakasayuda. Balansihin nila ang sitwasyon. Huwag lang naman yung mga traders, importers ang sinusuportan nila. Tingnan naman nila ang kalagayan namin mga local producers. Sabi naman ng Department of Agriculture, hinihingi na nito ang pondo sa Budget Department para maipamahagi na. Maging ang DA, tutol sa pagpapababa sa taripa. I will not agree to that. Pwede haya-haya mga traders, kawawa ang mga farmer. Sa ngayon, hindi pa raw ito natatalakay kasama si Pangulong Bongbong Marcos na siya ring Agriculture Secretary. Ang National Food Authority naman, pinalalakas na raw ang pagbili ng supply sa mga magsasaka sa presyong hindi palugi. Inutusan na rin daw na magkaroon ng hanggang isang buwan na buffer stock sa halip na pangsyam na araw lang. Sa gitna ng isyu sa mahal na presyuhan, posibleng manatili pa ng isang linggo ang price cap sa bigas. Looks like prices are stabilizing already, but we will have to temper the prices for a little more time before we can remove the price cap. Otherwise, there might be a ratchet effect, so which we do not want. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.